So, sanhiya na bunga. Ipapakita akong mga picture sa inyo at sasabihin nyo kung ano yung sanhi. Okay? Dalawang tao ang magre-recite dito, ha, per picture, para mabibigyan lahat ng pagkakataon. Ne, mabibigyan lahat ng pagkakataon. Okay? So, yung first na magre-recite dun sa picture is yung magbibigay ng sanhi o kung anong dahilan bakit nangyari yon. Again, sanhi, anong dahilan kung bakit nangyari yon, at bunga kung ano yung magiging resulta ng kaganapan na yon. Okay? For example, ako muna dito sa first. Bagyo. Okay. So, ang bagyo, isa yan sa natural disaster na merong contribution o merong ambag ang tao dahil sa paulit-ulit na mga maling ginagawa ng tao. Okay? Sabi nga nila, natural disaster yan, nangyayari yan talaga sa mundo. Pero, nagiging mapinsala yan dahil yan sa ginagawa ng tao. Okay? Ang sanhi niyan, ang sanhi niyan ay dahil sa climate change. Okay? Sa pagbabago-bago nangyayari sa daigdig. Ngayon, dahil sa paggamit ng mga, kung di ba nadi-discuss nyo yan sa science, greenhouse effect, nagsusunog, kahit man yung ginagawa natin sa lupa man, ginagawa natin sa katubigan natin, naapektuhan ang takbo ng mundo. Kaya, ang bagyo, imbis na hindi siya nagiging mapinsala dati, di nga pinoproblema ng mga lolo't lola natin ang pinsala ng bagyo. Ngayon na lang natin nararanasan yan. Kaya, dahil sa mga ginagawa ng tao, katulad ng maaapektuhan ng climate natin, kaya lumalakas yan. Ang bunga nito, syempre, doon sa mga bansa na hindi handa para sa mga malalakas na bagyo, katulad natin, katulad sa Visayas, di ba, dahil nga malapit sila sa mga waters at bodies of waters natin, apektadong-apektado sila. Kaya nahihirapan ang mga taong bumangon sa mga bansa o sa mga lugar na hirap talaga sa ekonomiya nila. Okay. So, ganun ang sanhi at bunga. Okay? So, mag-drop ng heart kung naiintindihan, then mag-proceed tayo. Marami to. Drop ng heart. Okay. So, let's start this one. Okay, baha. Ano ang sanhi ng baha? Sanhi muna, ha? Ano ang sanhi ng baha? Okay, Jack. Ano ang sanhi ng baha? Ma'am, yung mga sanhi po ng mga baha, kasi po yung mga basura na hindi natin tinatapon sa tamang nalagyan po, nababala sa mga drainage, sa mga butas sa mga kanal, marami po. Kaya nakakaroon ng baha. Okay, tama. Okay. Kumbaga nagkakaroon ng baha, first one is that dahil nga hindi natin tinatapon ang mga basura natin sa tamang kinalalagyan. Bukod doon, Ramon, bukod kaya doon sa mga basura na yon, ano pa yung mga sanhi ng pagbaha? Ma'am, barado yung mga drainage. Dahil? Dahil di maayos, ma'am. Hindi maayos. Okay. Di ba nga minsan nga, nagpapagawa sila ng mga daan, o kaya hindi, dahil sa sobrang pagpapalawak or pag-widening ng mga daanan, ang nangyayari, hindi na nagkakaroon ng enough drainage. Okay. Ngayon, ano naman yung magiging bunga nito? JM. Magiging basihan ko to, ah. Ma'am, umaangat yung tubig sa halid. Walang nakakadaan na sasakyan, ma'am. Okay, unang-una, walang nakakadaan na sasakyan. Ano pa? Yung mga nag-chat na likas niya, maghanda, ah. Jesselyn. Bukod sa hindi nakakadaan yung mga sasakyan, ano pang ang bunga ng baha? Ma'am, ano po, mas nakakalat po yung sakit na leptospirosis. Okay, okay. So, kasama yon ay dahil pagkalat ng iba't ibang sakit katulad ng leptospirosis. O, ano pa? Lorraine? Ma'am, di lang po yung leptospirosis, pati po yung mga lamok, ma'am, sa dengue po. Okay. So, dahil tayo, di ba, sabi ko nga sa inyo nung last na discussion natin, meron tayong dengue outbreak. So, dahil dyan, isa rin yan sa cause kung bakit nagkakaroon ng dengue. Dahil mapapansin nyo, tag-ulan na rin. Marami ng mga nagbabaha, hindi lang baha, kundi yung mga stagnant water nga. Dahil sabi nyo nga, barado yung mga drainage. Okay, last, ano pa? The Luyas.
Ma'am, yes. May maraming nalulunod. Okay, dahil sa sobra, di ba nga kung naaalala nyo at nabalitaan nyo yung bata na dahil dun sa baha at hindi nakakover yung kanal sa may PLDT, kung naaalala nyo yun. Alam ko, 2 to 3 years ago yon. Dahil sa baha at hindi aware yung nanay, nahulog yung bata sa kanal at nalulod. Okay, so isa yan at marami yan sa mga sanhi at bunga ng pagbaha. Okay, so next ay landslide. Ano ang sanhi ng landslide? Bakit nagkakaroon tayo ng landslide? Bakit nagkakaroon ng landslide? Umali. Nakabase ako sa chat box ko na ka. Umali. Yes. Ma'am. Mahina na. Tutok mo yung mic mo. Hindi kita masyado naririnig. Ma'am. Yes. Na ba? Yes. Narinig na, ma'am? Yes, na. Hello? Oh, yes. Okay na. Naririnig kita na. Hello, hello. Ma'am, narinig ka ba, ma'am? Oo, naririnig. Bakit tayo marinig? Bakit? Naririnig na. Bakit tayo marinig? Naririnig na ako. Mag-chat, mag-ano ka sa ano. Di niya ata naririnig. Oh, sige, balikan natin si ano ah, Mali. Oh, Deluyas. Hey, ma'am, pagkakalbo ng ano, mga gubat. Dahil? Sa illegal logging, ma'am. Okay, first, illegal logging. Okay. Bukod sa illegal logging, meron pa. Jack. Nami yung illegal mining po. Okay, illegal mining, isa rin yan. Kahit nasa ilalim ng lupa yan, or nagdidig sila, dahil nga dig sila ng dig, o hukay sila ng hukay, tapos yung nasa ibabaw naman ay nag-illegal logging, pachat si Renz, no? Pachat si Renz. Okay. Nag-illegal logging, kumbaga nagkakaroon ng mababang kalidad ng lupa. Kaya madali siyang gumuho. Okay. Ngayon, kung ang sanhi nito ay illegal logging at illegal mining o pagpuputol ng puno at paghuhukay ng sobra-sobra sa lupa, ano yung nagiging sanhi ng landslide? Anong nagaganap kapag nangyari ang landslide? Marlon! Ma'am. Ma'am. Yes, ano po, ma'am? Maraming natutubunan na tao, ma'am. Okay. Lalo na doon sa mga tumitira sa mga bundok o mga kabundukan, sila yung unang apektado. Bukod doon, Pao! Ma'am, yung mga putik po na galing po doon sa landslide, bumababa po sa mga mabababang area, marami pong napipinsala. Okay, marami napipinsala. Kasi ang putik anak, hindi siya mataba. O hindi siya angkop para sa mga kabuhayan. Okay. Tama. Ano pa? Isabel. Meron pa Isabel? Bukod doon. Ma'am, marami pong masisirang ari-arian. Okay. Maraming masisirang ari-arian. Bukod sa tao, bukod sa ari-arian, bukod sa lupa, maraming masisirang mga ari-arian. Tama. Ano pa? Lorraine, marami pa yan. Napapansin nyo kapag meron kayo nakitang landslide area, anong problema? Lorraine? Ma'am, sabi na ko. Nasabi na ako. Sige, next. Thea? Ma'am, ano po? Cause po siya ng mga accidents, ma'am. Okay. Tsaka po pwede pong ma-displace yung mga tao. Okay, so nagkakause yan ng accident. Lalo na kapag pupunta kayo ng Pabagyo, pupunta kayo ng Ilocos, pupunta kayo ng Paisabela. Kapag may landslide area, it's either hindi ka makakadaan or makitid ang daan. Minsan, hindi mo mapapansin yung nakikita nyo sa video. Pag nagkakaroon ng landslide, mayroong mga tipak ng bato, malalaking bato na patuloy pa rin bumabagsak at nagka-cause ng accident. Okay. Ses, last. Karaska, meron pa ba? Ses.
Ma'am, nasabi na po. Okay. So, at marami pang iba. So, bukod doon sa landslide, syempre na, kapag nagkaroon ng landslide area yan, dyan din nagsisimula yung parang ano yan eh, domino effect. Kaba, pag nagkaroon na ng landslide area sa lugar na yon, may posibilidad na yung mga katabi niyang mga lupa ay mababa na rin ang kalidad. Siyempre anak, kung intact ang, di ba nga sabi natin, ang intact ang bundok, kung merong isang mahinang parte, madadamay at madadamay yung mga katabi niyang parte. Okay, so isa yan sa magiging bunga. Okay, dami naman nagre-recite. Gusto ko yan. Okay, next. O, tsunami. O, anong sanhi ng tsunami? Sinabi ko na yan. Anong sanhi ng tsunami? Bakit nagkakaroon ng tsunami? Meron niyang natural na reason at meron ding contribution ang tao dyan. Titingnan natin kung sino yung nakakaalam nung ang tao ang may contribution. JM, ano na kasi ang sanhi? Ma'am, dahil sa malakas na paglindol, ma'am. Okay, so ang pinaka-natural reason niyan ay hindi natin maiiwasan na talaga yung mga lupa, hindi lang sa lupa ng kontinente, sa atin, mismong lupa, pati sa ilalim ng dagat, yung lupa dyan ay nag-uumpugan. At sa malakas na paglindol at paggalaw ng lupa nga, ay parang yung, di ba pag sa tubig, inalog mo yung baso o inalog mo yung bowl ng ano, ng soup, di ba gagalaw yung water, ganun din ang karagatan at pandagat natin. Kapag sobrang malakas ang pag-alog ay nagkakaroon ng tsunami, then ano pa yung magiging rason ng tsunami? Tingnan niya natin kung alam nila. Jack? Ay, ma'am, sorry po naman, nasabi na po ni JM. Oh, okay lang. Thea? Wait lang po. Try nyo lang. Baka maano nyo. Sa science. Ma'am, yung ano po, yung bakawan po, ma'am, or yung mangroves po. Ano yon? Sige. Pag tinanggal po siya ng tao, ma'am, imbis na sa kanya po yung unang impact ng tsunami, sa tao po kaagad. Okay. O pwedeng dun po, yun po. Okay. So, one point yan. Kung mapapansin nyo, ngayon kasi sa generation nyo, hindi na nababanggit yung mga mangrove forest, mga bakawan, o yun yung mga kagubatan o gubat na naka-isolate sa atin. Hindi naman matatawag na isla, pero yun yung mga parang gubat sa karagatan o gubat sa dagat. At meron ding mga yan sa ilalim ng lupa. At dahil dyan, di ba nga sa atin, kapag merong harang, sa tubig, mapipigilan ang lakas ng hampas ng tubig. O kung pupunta tayo sa dagat ay mala iiwasan o mapipigilan ang lakas ng alon. Okay. Ngayon, dahil nga sa patuloy na pag-scrape ng mangrove trees o pagpuputol pa rin ng mga puno, dahil nga dyan sa palagi silang naghahanap ng mga fuel sa karagatan, tinatanggal nila yung mga yan, pati pag illegal fishing, yung mga tirahan ng mga isda sa ilalim ng dagat, pati yan, tinatanggal nila. At yon ay nagiging dahilan kung bakit nauubos o nawawalan na ng pampigil para sa malalakas na alon. Okay, so yun yung natural reason for that. Okay, so very good. Then, the question is, ano ang magiging bunga niya? So, pagtas ni Thea. O, Lorraine. Ma'am. Ano yung first na bunga? Magbigay ka ng isa. Maraming, ano yan, epekto. Ma'am, mapipinsala po yung mga taong malapit dun sa ano, dagat, ma'am, na may tsunami. Okay. So, first, yung mga nakatira dyan sa baybay dagat o kahit anumang baybayin yan ay maaapektuhan. So, makikita nyo naman sa picture. Bukod dun, marami pa. Pau? Ma'am, marami pong namamatay dahil sa pagkalunod. Okay. Pagkalunod. Maraming ari-arian na nawawala. Maraming tao ang nalulunod. Bukod doon, meron pa. Maria Ana? Ma'am, nasabi na po. Okay. Ses?
Ma'am, pwede po mag-cause ng volcanic eruption, ma'am. Okay. So, dahil sa pagyanig ng lupa, di ba nga sabi nila, kapag nagsimula ang lindol, binabantayan na agad ang sea level, at the same time, binabantayan din ang pagsabog ng bulkan. Actually, mas nauuna ang tsunami kesa sa pagsabog ng bulkan. Okay, ngayon, kung ang bulkan ay nasa gitna, o kaya wala siya malapit sa baybay dagat, ang bulkan ang nauuna. Pero kapag ang tsunami ay, kung ang bulkan at ang tsunami ay magkalapit lamang, mas nauuna ang tsunami. Halimbawa, kapag nasa Albay ka, okay, nagkaroon ng mini tsunami dyan sa Bicol bago sumabog ang bulkan. Okay, parang ganun siya. So, magkadikit ang dalawa. Okay. Bukod doon, Hana. Bukod doon, ano pa kaya yung ano dyan? Pagkasira po ng kapaligiran, o kaya ma'am pagkawala ng pansamantalang trabaho. Okay, pansamantalang trabaho. Siyempre, kapag nagkaroon ng tsunami, anak, yung mga ari-arian, mapupunta rin sa dagat, hindi rin siya equipped para sa pangingisda. Okay, hindi pa siya pwede or mahihirapan ang tao na magkaroon pa ng hanap buhay. Kumbaga, kailangan muna nilang i-clearing operation yan. Bukod doon, meron akong hinintay. Isabel? Ma'am, marami pong gusaling masisira. Okay, maraming gusaling masisira. Ano pa? Jack? Ma'am, nasabi na po. Henry, sige lang. Henry? Ma'am, nasabi na rin po, ma'am. Okay lang yan. At least nakikita ko yung mga chat nyo dito. Marvin? Ma'am, pagkasira at pagkawasak ng mga ari-arian at pagkasayang ng mga iba't ibang uri ng mga pananim. Okay, tama. Trans, sige, ubusin ko yung mga nag-chat. Ma'am, yung pagtaas po ng level ng tubig, tsaka po yung pagtaas po ng wave po. Okay. So, pagtaas ng antas ng sea level. Tama yun. Kasi anak, kapag nagka-tsunami, mahabang panahon bago siya bumababa ulit. Okay. Kumbaga, high tide siya. Kumbaga, nasa high tide siya, mag-high tide pa siya. Kumbaga, aangat ng aangat ang tubig. Tapos, kumbaga, tumataas din yung baybay natin. Kaya nga, di ba, magkaiba, kung kayo ha, observer kayo, magkaiba ang size at ang area ng mga bansa ngayon kumpara dati. Marami ng mga pulo o marami ng mga lupa or kontinente ang parte nila ay lumubog na kasi tumataas ang sea level. Hindi lang dahil dun sa mga glaciers kung napag-aaralan nyo sa science lang, kundi dahil ngayon sa pagtaas ng level ng tubig. Okay, so yung pwersa niya. Nasisira pati yung lupa dahil sa pwersa ng alon kapag nagkakaroon ng tsunami. Okay, ano pa? Ubusin ko to. Janica? Ma'am, nasabi na po. Okay. Tel? Ma'am, nasabi na rin po. Okay. Bukod doon, syempre hindi lang naman yan sa pantao, hindi lang naman sa ari-arian. Syempre anak, pati yung mga nasa ilalim ng dagat o sa anyong tubig, merong epekto yan. Dahil nga sa patuloy na tsunami, dahil konti na lang, sabi nga kanina ni Thea ba yun, si Thea, dahil wala ng mga bakawan, wala ng mga maliliit na mini forest, nasisira pati mga coral reefs dahil sa pwersa ng tubig. Maraming namamatay na mga isda. Tapos yung mga mineral, mamaya makikita nyo, yung mga mineral na hindi dapat na nakastick lang dyan ay kumakalat sa buong dagat. Kaya maraming mga namamatay na isda. Maraming namamatay na mga yamang tubig. Okay. So yan, marami yan. Next one, move on na tayo dyan. Pagsabog ng bulkan. So, pagsabog ng bulkan, ako magsasabi, ang sanhi nito ay syempre paggalaw ng lupa. Ang natural reason nito. Pero meron siyang human reason. Dahil din kasi sa patuloy na pag-init ng klima ng buong daigdig, nagkakaroon na natitrigger yung magma. Oh, sana hindi ko na i-discuss sa isa to ha, kasi na-discuss to sa science. So, yung sa magma, yung nasa ilalim ng lupa, dahil sobrang mainit ang klima at sobrang init ng temperature ng mundo, kaya siya, na ganito doon, yung parang kumukulok.
Okay. Dadagdag pa natin yung pagkakaroon ng lindol. So, merong natural at saka merong human reason dyan. Ngayon, anong sanhi? Ay, anong ang bunga pala? Anong epekto ng pagsabog ng bulkan? Pagsabog ng bulkan. Hana! Ma'am, ashfall po, maapektuhan po yung mga lungs po ng mga tao. Okay, ashfall. Kaya nga nun sumabog ang taal, di ba? Hanggang dito sa bungad ng Pampanga, papunta sa Batangas, halos nauso ang N95 na mask kasi nga yung ashfall. Napakalaki ng area ng ashfall natin. Bukod sa ashfall, Jack, Jesseline. Ma'am, ano po? Meron yung mga tao po na malapit po sa bulkan, maari po masira po yung mga tirahan nila dahil po sa lava flow. Okay, so masisira ang kanilang tirahan. Siyempre, hindi natin alam kung hanggang anong extent ang aabutin ng lava o yung inilalabas ng bulkan. Ano pa? Maria Ana, yung mga iba dyan, mag-recite dyan. Ma'am, marami pong pwedeng mamatay po kapag po hindi sila agad nag-evacuate. Okay, kasi alam nyo naman ang ugali ng Pilipino hanggat wala pa, hindi pa nakikita. Pag sinabing evacuation, hindi pa rin sila nag-evacuate. Hindi lang yan sa pagsabog ng bulkan. Bagyo, baha, etc., etc. Kung ano ang kaya nilang isalba, isasalba nila. Hanggat pupunta na sa punto na wala silang magagawa. Okay, merong ganyan. Meron pa nga din yan, sumabog ang taal, na tabunan na yung bahay niya, dun pa lang siya lumabas o dun pa lang siya nag-evacuate. Okay. Pau! Ano pa? Ma'am, pagkasira po ng kapaligiran. Okay, pagkasira ng kapaligiran. Siyempre anak, yung inilalabas na lava at ang ash ng bulkan ay hindi nakakatulong sa kalusugan ng tao at the same time sa kalikasan. Kumbaga mineral kasi yon na hindi kayang i-take ng halaman, ng lupa, lalo na kung ang hanap buhay natin ay pagtatanim at lahat ng mga kinakain natin ay nanggagaling sa kalikasan. Okay. So syempre yung mga isda dyan sa taal, hindi na pwedeng gainin yan. Yung mga nanonahan ng ashfall, lalo na yung mga palay, hindi nakakainin yan kasi yung inilalabas niya ay hindi pwede sa tao. Okay. JM, meron pa? Nasabi na po, ma'am. Okay. Nasabi na. Ian. Meron ako yung question. Ano yung bunga na ano? Ano yung epekto ng pagsabog ng bulkan? Ma'am, mga marami taong nawawala ng trabaho. Okay, nawawala ng trabaho. Lalo na, kapag marapit kasi sa bulkan, napaka-logic yan na ang hanap buhay nila ay pang, ano yan, probinsya. Wala kang makikita na building dyan, syempre. Wala kang makikita ang pabrika dyan dahil nasa probinsya sila. So, ang automatic na trabaho nila ay pagtatanim, paggugubat, pagsasaka, pangangaso, at marami pang iba. So, marami ang magiging apektado dyan na hanap buhay. Okay, so move on! Move on na tayo. Ayan, tambak ng basura. Ang dami kong nakikita sa school niyan last year. Okay, anong sanhi? Gusto ko marinig mula sa inyo. Bakit nagkakaroon ng ganyan? Yung mga ano, nagtatype, isip na kayo ng maraming dahilan, ha? Para nakasagot kayo. Maria Ana, ano yung isa sa mga dahilan bakit nagiging ganyan? Ma'am, kasi po yung ibang tao po. Yes. Ay, kakalimutan ko yung sabi. Oh, nag-move on pati yung inisip mo, ha? O, balikan kita. Ian. Ma'am, kawalan ng disiplina. Okay, kawalan ng disiplina. Okay, general yon. Tama yon. Pwede kayo mag-specific. Jack. Nagbigay ka ng isa. Bakit? Anong sanhi niyan? Ma'am, yung iba pong mga tao tamad pong magtapon ng tamang basura sa basurahan po. Okay, tama. Yung kumbaga, ano na lang, oh, ito ah, walang masasaktan. Yung iba dyan, kahit nga 1 meter away na lang ang basurahan, hindi pa ma-shoot sa basurahan yung, ano niya, yung basura niya.
Kaya nga, ang una kong itinuturo, lalo na kapag meron akong ano, kapag may basura ka at wala kang makita na basurahan, ang una mong gagawin, itatago mo sa bulsa o kaya lalagay mo sa bag. Mo. Yung iba kasi, bulsa ng kaklase o bag ng kaklase mo. Yun yung pinaka-first na discipline na matuturo mo sa bata. Okay, kung paano niya itapon yung basura niya. Okay. So, bukod doon, meron. Gusto ko yung specific. Thea. Ma'am, galing po sa mga establishments, yung okay. Mga products po na hindi nabibili. Okay. Establishments yan. Doon sa malaking perspektibo naman, meron kasing mga ginagamit ang mga pabrika at establishmento na ito, iyano ko na, hindi siya agad na nadidispose o hindi agad na itatapon o hindi agad may bebenta. Kaya nakastock lang yan. Hanggang sa paglipas ng panahon, nagiging kalat na yan. Okay, meron pa akong hinihintay. Pau na si Delias. Pau! Ma'am, wala pong tamang solid waste management. Okay, so kung pagsusumahin natin lahat ng sinabi nyo, hindi pagtatapon sa tamang basurahan, walang disiplina, yung mga pinagagamitan ng kung sino-sinong tao, maski establishmento man yan, lahat ng mga sinabi nyo, isusuma natin sa solid waste management. Kumbaga, tayo nga anak, sa pagtatapon lang ng simpleng basura sa isang basurahan, nahihirapan na tayo, paano pa kaya kung i-implement ang solid waste management? Kung pagsasamahin mo yung mga nabubulok sa hindi nabubulok, plastic, recycle, kung dun pa lang sa pagtatapon ng simple sa basurahan hindi natin nagagawa, paano pa kaya yung pagtupad sa solid waste management? Alam nyo, kung iisipin nyo at i-imagine nyo, buong tao o buong Pilipino, sa Pilipinas, ginagawa ang solid waste management. Unang-una, wala tayong problema sa basura. Pangalawa, ang yaman na natin. Yan. Sasabihin nyo, ma'am, paano naging mayaman? Kung nagre-recycle lang kayo, o kaya iniipon nyo yung mga kalakal, di ba nga last year, nung nandun tayo sa school, halos yung kalakal natin, nagkakalakal tayo per section, ang daming kikitain ng buong Pilipinas. So, dun pa lang, kung sana nag-ano tayo ng solid waste management sa Pilipinas, wala tayong problemang ganito. Okay. Ngayon, kung maraming ano to, ano naman yung epekto niya? Kapag hindi na-solve to, ano pagkatapos ni Ipaw? Ses! Ma'am, magkakaroon po ng pollution. Pwede pong madamay yung mga hayop, ma'am. Okay, first, hayop. Hindi lang tao, pati hayop apektado dyan. Kung makikita nyo, lalo na dun sa, kung mahilig kayo mag-browse talaga sa Facebook, yung mga basura sa dagat, di ba may makikita sila na meron nakasabit sa whale ng mga net, o kaya mga straw na nasa ilong ng turtle, yung mga ganon. So, epekto pa rin ng basura yon. JM, ano pa? Ma'am, wait lang, ma'am. Oh, ano pa? Ano pa ang epekto ng basura? Ma'am, maraming taong nagkakasakit dahil dun sa amoy, ma'am. Okay. So, maraming taong nagkakasakit. Kasi nga, ano yan, sanitation lang yan. Siyempre, kailangan ng katawan ng kalinisan. Kung meron man minsan na kadumi, hindi ganito kadumi. Kumbaga, kailangan ng katawan ang malinis na paligid para mabuhay. Okay, tama. Oh, sige, last na nasira. Oh, Isabel! Isabel? 3, 2, 1. Ramon! Ramon? Ma'am, ano ma'am? Ano? Bunga o resulta ng tambak na basura? Ma'am, babaha. Okay, babaha. O, bumalik tayo doon sa pagbabaha. Tama. Dahil yun ang isa sa cause ng pagbaha. Ano pa? Marwin? Wait lang po. 3, 2. Ma'am. Oh. Magkakaroon ng pollution at maaaring madamay ang mga hayop at maaaring lumutang at makain ng hayop sa dagat. Maaaring okay. Din... Oh. O, sige.
Maaari rin na magkaroon ng malalim na baha dahil sa mga plastic at mga basurang tinatapon sa maling lalagyan. Okay, oh, tama na. Kasi magre-recite sila. Ano pa? Siyempre, magre-recite sila. Next! Dali. Nag-loading yung aking Gmail. Feedback! Pa-check ang audio. Okay. Okay, so ang bunga nito, napakaraming bunga ang may magiging epekto ng tambak ng basura. Hindi lang sa lupa, hindi lang sa tubig, hindi lang sa hangin, kundi sa pangkabuuan. Okay, kasi isa, o yan ang pakinggan nyo, isa sa pinakamagiging problema ng buong kalikasan ay mga basura. Kasi yan ay pinakapunot dulo ng lahat ng natural disasters at calamities na nararanasan natin. Okay? So, next one. Okay? Next one. Ayan. Climate change. Walang kasawaang climate change. Okay. So, ang climate change, kung tatagalugin natin yan, pagbabago ng klima. Okay. Tanong, ano ang start ng summer season sa Philippines? Anong start ng summer season sa Philippines? Jack? Ma'am, March? March hanggang? May. March hanggang May. Okay, yun ang summer season. Ngayon, ah? Ngayon. Okay. Ang rainy season naman. Ang rainy season. Maria Ana. Maria Ana. Stay. Ma'am, di ko po alam. Oh, hindi, kailan nagkakaroon ng ulan ngayon? July, ma'am. Hanggang? Hanggang ngayon po. Okay, sa mga panahon na to. Okay. So, sa panahon na yon, ang summer season, may ano, tama, March hanggang May, tapos ang ulan natin ay July hanggang sa panahon na to. Okay. Pero alam nyo, originally, ang rainy season ay mag-start ng mag-start yan ng August hanggang November. Okay? Tapos malamig na season ay December, yung parang nasa gitna, December hanggang March. Ang start pa lang ng pag-init ay end of April hanggang May. Okay? So, sa ano na yan, sa perspective na yan, anak, malaki ang pinagbago ng klima natin ngayon. Dapat ngayon sa panahon na to, okay, kung ikukumpara dati, diba ang mga bagyo natin, A to Z yan. Okay. Ngayon, ata wala akong nababalitang bagyo pa. So, meron man, hindi siya malakas. Ang, nung panahon namin, nung nagse-celebrate pa lang kami, parang walang pasok. Mga panahon ng October, nasa ano na kami, letter P na. May pandoy, may PIA, nasa letter P na kami. Pero ngayon, I'm not sure nasa E pa lang or nasa F. Kumbaga, nagbago ang panahon ng tag-ulan natin. Dahil yan sa climate change. Ngayon, ano ba ang magiging epekto kapag nagbago ang klima? Ano ang magiging epekto kapag nagbago ang klima ng daigdig? May mangyari lang naman, mapapalitan lang naman kung sa kailan mag-i-start. Kumbaga, imbis na June hindi magtatanim ang mga magsasaka, mamumove lang naman. Ano yung pinaka-epekto niya? Bakit nagiging problema ang climate change? Hana? Ma'am, pagkakaroon po ng set sa pabago-bagong klima. Okay, number one yan. Pag nasabi natin na malapit na ang August, malapit na ang September, ang pinakasakit natin dyan, ubo, sipon. Pero ngayon bawal tayong magkaroon ng ubo at sipon kasi COVID agad, no? Pero yan ang isa sa pinaka nagiging cause ng sakit at paghina ng resistensya ng tao. Pabago-bagong klima. Ang init sa umaga, umuulan sa gabi. So yan ang pinakaano natin. Ano pa? Jack. Paano nasisira po yung solar system? Okay, nasisira. Ay, solar system. Okay, nasisira yung mundo, mismong mundo natin, na kung saan naiiba yung takbo ng
nasa loob nito. Kahit man mapatao yan, kahit yung kaligasan natin, naiiba talaga. Okay. Ano to? Ano pa? Mariana? Marami yan. Ma'am, ano po? Yung mga hayop po, kunwari po yung polar bear po. Pag po nagbago po yung klima po dun sa lugar nila, ano po, mas mahihirapan po sila. Yan, Renzo, ano pa? Yan, Renz. 3, 2. Ma'am, pagbaha, ma'am. Ha? Pagbaha, ma'am. Oh, pagbaha kasi umuulan, no? Sige, kukonek ko yun. O, ano pa? Ian. Ma'am, pag ano? Pag-alis ng mga hayop dahil sa climate change. Okay. Nawawalan ng pagkain ng mga hayop. Okay. Kumbaga, nagsisilipatan sila. Nagmamigrate. Kung tayo nagmamigrate tayo pag walang makain, sa bahay, umaalis tayo, ganun din sila. Okay? So, dahil dyan, dun sa klima din, nagkakaroon ng endangered species dahil hindi nila kayang mabuhay sa klima na to. Okay, ano pa? JM? Ma'am, maraming taong namamatay. Okay, maraming kasi taong... ma'am, yes, yes. Biglang nagpapalit yung klima. Okay, biglang nagpapalit ng klima. For example, imagine ninyo na lang kung sanay sila sa sobrang lamig na klima, tapos magiging mainit yung climate doon. Kumbaga, bibiglaan siyang magbabago. So, hindi lang mamamatay, kundi talaga manghihina ang resistance. Okay. Ano pa? Isabel? Ma'am, pagbaba po ng production sa agrikultura. Oh, yun eh, bigla. Siyempre, nag-open din kayo ng module, anak, kasi nandyan yung mga sagot, okay? So, production sa agrikultura. Siyempre, kung dito tayo sa Pilipinas, dahil nagiging mas mahaba ang panahon ng pag-ulan, nagiging maikli naman ang panahon ng pagtatanim. Siyempre, pag sobrang malapit ng ang pag-ulan, tinatansya na ng mga farmers natin kung kakayanin ng mga palay na mabuhay, lalo na kapag nagbabaha. Okay. So, Tel, ano pa? Magbukas kasi kayo ng module. Ma'am, pagkaroon po ng malakas na bagyo, tsaka po pagtaas ng tubig sa dagat. Okay. So, isa pa yan sa punto. Kumbaga, tumataas ang level ng tubig. Kumbaga, yung ikot ng kalikasan natin, mabilis. Pati bagyo, mabilis. Pati sa lupa, mabilis. Okay. So, ang pinakaano ng climate change, anak-anak, ay nakabase kasi lahat na nangyayari sa daigdig sa nararamdaman ng tao sa loob. Okay. Siyempre, anak, ang mundo, para lang yan sa tao. Okay. Kumbaga, wala nang pwedeng puntahan ng tao, kundi ang mundo. Kapag hindi na naging maayos ang mundo natin, ang unang maaapektuhan ay yung mga namumuhay dito, katulad ng tao at mga hayop. Kaya nga sabi natin, protect Mother Earth. Bakit lagi natin sinasabi protect Mother Earth? Kasi anak, kapag hindi na natin inayos ang kalikasan natin, saan pa tayo pupulutin? Wala na tayo pupunta. Kahit pumunta ka pa ng Amerika, pumunta ka pa ng Antarctica o Arctic Circle pa yan, magpapolar ka pa, maapektuhan at maapektuhan ka. Okay? So, ito na lang ang last natin. Papayawan na lang natin to, okay? So, climate change act of 2009. Okay, o 2009. Sukdulang pagbabago ng klima o climate. Ano na yan? Pagkakaroon ng komisyon at solusyon panandalian ng pangmatagalan. So, ang pinakanilalabanan ng buong daigdig ay climate change. Kasi lahat ng mga pinagdi-discuss natin sa simula, pagbagyo, baha, basura, etc., etc., ang magiging pinakamalaking epekto niyan ay ang climate change. At ang climate change ay mahirap gamutin, mahirap solusyonan, at mahirap nahilumin.
Kaya yan yung pinaka binabantayan natin. Okay, ayan, dito tayo. Okay. Ano mapapansin niyo sa picture? Relief goods galing kay Mayor COVID-19. Ano ibig sabihin yan? Anong issue kaya yan? Jesseline? Ma'am, kasi po, during po nagkakaroon ng sakuna, minsan po yung mga ibang politika po na tao, ginagamit po nila yun para mangampanya or pagandahin po yung pangalan nila sa bayan. Okay. So, tama. Ginagamit nila. Parang hindi po talaga pagtulong ng ano nila. Okay. So, tama yon. Bakit natin connect to, di ba? Sabi nga ni Jesseline sa mga climate disasters natin o sa pagbaha, kahit anuman calamities na nangyari sa atin, meron nagkakaroon ng patronage o pagpadrino. Ibig sabihin, pagpadrino, ginagawa mo yon para ma-promote. Okay, ginagawa mo yon para makilala. Ginagawa mo yon para magkaroon ng utang na loob sa'yo yung binigyan mo ng bagay. At dito, every time na nagkakaroon ng relief, hindi natin maiiwasan talaga, hindi lang mga politiko, kundi may mga tao talaga na ginagamit ang mga ito para pabanguhan ng kanilang sarili. Okay, di si Mayor Justicia, sabi ko dito ha, generalal ko lang yung mayor na to, ha? So, merong mga yan, hindi lang sa politika, kundi sa marami pang aspeto ng lipunan. So, yan yung padrino. At hindi natin may iwasan yan. Okay? Ginagamit ang kanilang power at pera. Okay. Ito. Gusto ko marinig sa inyo ito. Uso yan. Anong masasabi nyo dyan? Ramon! Ma'am. Yes. What? No, ano yan? Ano masasabi walang nangyari. Oo, anong opinion mo dyan? Ma'am, na-wash out lang din yung Dolomite sa Manila Bay. Okay. Ano pa masasabi mo? Dapat ba? Ma'am, nagsayang lang ng pera. Okay. O, yun na. Opinion yan, ha? Okay. Gusto ko marinig yung mga opinion na yan. Okay. Kung ano naman kasi, explain ko to sa inyo, ha? Okay. Bakit kasi tinuloy nila yan? Okay, sabi nga nila anak, tinuloy nila yan kasi naka-budget na. Gusto ko ipangintindi sa inyo anak kasi di ba nga tayo sa mahabang proseso ng pagbabudget, minsan din nanay nagagalit kapag kumukuha ka ng pera na hindi naka-budget. Okay, ngayon pati sa pamahalaan ganyan. Mahabang panahon nilang binudget yan anak at hindi nila agad pwedeng ilipat ang pera sa isang proyekto. Naintindihan natin. Kaya ang nilagay ko dito pagpaplano. Okay. Tama ba yung plano nila? Okay. Tama ba yung panahon? Tama ba yung oras? Tama ba yung sitwasyon? Kasi anak, kung nangyari ito, kasabay ng Boracay, ma-appreciate nyo pa yan, di ba? Yung sinarado ang Boracay, yung pinaayos nila ang Boracay, pinaayos nila ang Manila. Pero sa panahon kasi ngayon, anak, na may COVID, tapos maraming nahihirap ang mga tao, maraming naghihirap sa pera, makikita nila yan, ano namang mararamdaman nila. Pwede naman na hindi mo nagalawin ang pera na yun, pero sana yung pagpaplano nila ay ipinakita nila yung dapat at sapat para sa pera na yan. Siyempre, ayan, no, COVID na nga, meron pa rin mga taong nagsisiksikan dyan. Nakita ko nga yung mga post ninyo. Ginamit nyo pa yung memes na yan. So, yung mga yon pagpaplano. Minsan kasi, yung plano nila, hindi na masyadong akma. Lalo na, ano dapat ang maraming budget? Siyempre, Department of Health. Kasi ang health talaga ay ang pinaka-crucial na aspeto, hindi lang sa pamahalan, kundi sa buhay ng tao. Sabi nga nila, kapag nagkasakit ka na, lahat ng iba pang aspeto ng buhay mo babagsak. Okay? So next, paano naman ito? Ayan. Lalo na yung pangalawang picture, kitang-kita ko yan lagi kapag pumapasok ako sa school. Ano yan? Ano yan? O, Jack? Maraming taong mahirap. Okay, dahil? Dahil maraming karako na politiko. Talagang kurako na pili. Okay, kurako na politiko. O kaya, dahil din sa takbo ng ekonomiya natin. Okay, ma'am, may matatanong sa inyo. Ma'am, bakit nandyan yan? Parang uusapan natin ay kapaligiran.
Okay. Mapapansin niyo doon sa first picture, alam na alam niyo kung saan nakatayo yan. It's either malapit yan sa irrigation o kaya malapit yan sa tambakan ng basura. O kaya kung makikita niyo na lang yung pagkakaayos ng bahay nila, parang ano yun? Hahablot ka lang ng isang tabla ng kahoy, babagsak lahat. O, di ba? Na-imagine nyo. Kumbaga, nangyayari ang kahirapan, dahil sa kahirapan, anak, nangyayari itong mga to. Dahil hindi sila makapag-provide ng pera nila. Dahil, ayun, ng shelter nila, rather, hindi sila makabuo ng simpleng bahay nila. Kaya ganyan na nangyayari. Anong kakalabasan? Maraming maaksidente dyan. Maraming hindi magkakasakit dyan kasi hindi naman safe ang bahay nila. Katulad din doon sa pangalawang picture. Sabi nga nila, yung nagtataka ako pag pumupunta ako, buti yung mga badyaw hindi nagkakaroon ng COVID, no? Bakit yung hindi sila nagkakasakit eh sila yung mga nasa labas? Okay. Ang iniiwasan dyan, hindi lang dahil din sa mga, ano, sa mga pulubi. What if meron pala sila, malakas ang resistensya nila, tapos meron silang nahawakan na normalan, ano, na pasahero, tapos na mahina yung resistensya. So yun, magkakaroon na ng pagpasa ng COVID. Kaya iniiwasan itong mga to. Kasi bukod sa kahirapan din, meron din magiging dulot niyan na sakuna o kaya trahedya. Okay? So next! Next one natin ay, ayan. Ito, magaling kayo dito eh. Magaling na magaling kayo dyan. Lagi-lagi yan. Oh, Ramon! Konti na lang to. Yung mga buhayis sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, ma'am. Mabuti yung bukod doon. Merong ibig sabihin yung picture. Tingnan nyo mabuti. Pow! Ma'am, hindi po nawawala yung camera kapag tumutulong. Napapansin ko po lagi pong may camera. Okay, may camera. Kung makikita nyo, meron siyang selfie stick with camera. Ano pa? Daluyas! Ma'am, imbis na tumulong, pipicturan na lang nila kayo yung video nila. Okay, so ano pa? Henry! Henry? 3, 2, one. Okay. So, pasasamahin natin yung sagot ni Ian at saka ni Pau. Okay. Sabi nga ni Paula kanina, laging may cellphone. Kahit merong event. Kahit anong event pa yan. Good event or bad event. Sabi nga ni Ian, mas mapipicturan nila kesa tumulong. Kasi anak, dalawang perspective to. Siyempre, kunwari may nasagasaan. O kaya merong, sabi na, di ba, nabalitaan nyo yung nalunod. Yung kinonect niya na naman kay Rudy, no? Si Rudy na walang malay. O, ngayon, ang nangyayari dito ay mas inuuna ng iba yung pagsa-selfie o pagsa-cellphone pagdo-document doon bago tumulong. Okay. Kahit nga bali-bali na yung katawan, humihingi na tulong, picture pa rin, selfie pa din. Sa perspective naman natin, hindi natin alam, kaka-selfie natin na papahamak na pala tayo. Meron kayo nakikita sa Facebook yung kailangan pa nilang sumabit sa building para makapag-selfie lang. O kaya pupunta doon sa tip. Tip ng mountain o kaya tip ng building, makapag-selfie lang. So, kumbaga, yung pagtugon ng mamamayan sa mga sakuna o mga nangyayari, yun ay hindi maganda. Nagkakaroon ng bulkan, magsa-selfie muna sa bulkan siguro. So, masabog na yung bulkan, magsa-selfie pa. O kaya pa-tsunami na, siguro yung mga hindi talaga tamang pag-iisip, magsa-selfie pa. Pagpadating na yung alon, ganun na ang nangyayari ngayon. Hindi na siya nakakatawa, kundi normal, parang nagiging normal na nangyayari sa buhay ng tao na nagkukos siya ng sakuna. Okay? So, ayan. Papakita ko to. Tingnan nyo ha. El Niño, La Niña. What is the difference between the two? Ayan. Anong pagkakaiba ni El Niño at ni La Niña? Drop mo ng emoji. Okay. Oh, yung nasa ilanim na emoji ko, si Rance. Rance, anong pagkakaiba ng El Niño at La Niña? Mami, yung El Niño po yung pagtagtuyot, tapos po yung La Niña po yung baha, tag-ulan po. Okay. So,
Kaya nga tinawag siya na ekonomiya, apektado ang hanap buhay. Kapag El Nino, sabi nga ni Rans, tagtuyot. Ibig sabihin ng tagtuyot, nahihirapan na mabuhay ang halaman, ang tanim. Samantalang ang La Nina naman, sobrang tubig, sobrang ulan, na kung saan hindi na rin nakakayanan ng mga halaman na mabuhay sa sobrang tubig na kanilang na-absorb. Siyempre, ang hanap buhay na magsasaka ang apektado dyan. Hindi magsasaka, pati nagbebenta ng mga gulay, pati yung mga mismong tao, di ba nga pag nagkakaroon ng El Nino at La Nina, tayo, tumataas ang presyo ng bigas. Kasi nga, hindi sila nakakapag-provide ng enough na bigas sa atin. Okay? O yan, last two, red tide. Tingnan ko, nakikinig kayo? Oh, red tide. Bakit nagkakaroon ng red tide? Sige nga, naging science ako ni. Red tide. JM. Saktong 100. Ma'am, namamatay yung mga isda. Dahil? Yung parang... Yes. Yung red tide sa kanila ang parang lason. Okay. So, lason siya. Saan ba nang gagaling yung red tide na yan? O, ano yun na natin? Para saktong 1 hour tayo, no? Yung red tide, ano kasi, yan yung sa English term, algae. O kaya, yan yung parang hindi naman siya halaman, pero nagproproduce siya ng mineral na kapag sobra, nakakamatay sa mga isda. Yung mga yan, nasa ilalim lang talaga yan ng lupa. Particularly sa mga coral or sa mga bato-bato sa ilalim. Ngayon, dahil yan sa, sabi ko nga sa inyo, malakas na pag-alon o kaya paggalaw ng lupa, yung mga minerals na dudurog at napupunta sa baybay, dagat. At yun, syempre, kung nasan yung ano, algae, nandun din naman ang isda, na kakain nila yon at namamatay sila. At nagkakaroon ng red tide. Pag sinabi red tide kasi, red yung mineral na yun. So, syempre, kapag nagkaroon ng red tide, hindi lang maraming isda mamamatay. Konti lang din ang ibebenta ng mga isda. Konti lang din ang makakain ng mga tao na malapit sa baybay dagat. Syempre, anak, pag sinabing red tide, di ba? Pag sinabing may red tide sa lugar na to, walang bibili, walang magbebenta ng kahit anong seafood. Okay. Siyempre, kahit magbebenta ang mga tao dyan, wala rin bibili. Kasi, red tide. Kaya, apektado yung ekonomiya. And lastly, ay, illegal mining. Okay, ano ang illegal mining? Grabe yung ginawa nila dito, oh. Illegal mining. Tingnan lang natin. O yan, tama. Last na lang to. Jack! Namumura si Jack ngayon, ah. Ma'am, yung illegal mining po, yung mga tao pong di nagpapaalam na magmimina sa isang bundok na marami kayamanan po, sila nagpapaalam. Okay. So, kung hindi man nagpapaalam, wala silang enough permit, o kaya naman ay may permit sila pero sobra-sobra ang kanilang ginagawa. Ang malungkot dito, anak, kung sana ang, sabi ko nga sa inyo, kung sana ang nakikinabang sa kalupaan natin ay Pilipino. Pero ang nangyayari kasi, dahil mas maraming mga equipment, mas maraming pera, mas maraming mga gamit ang mga foreigners, kaya mas nakikinabang sila kesa sa atin. Okay. So, yan ay ang mga isyong pangkapaligiran.